tayo minamas ng kowang. Hey yo, what's up? This is Shobal D of the Republican Syndicate. At eto na! Eto na mga kapatid, no? Naalala nyo ba nung nireview ko yung kantang Maki Baon na nilabas ng Bebe Boys? Yan, eto mga kapatid, sumagot na yung taong tinitira doon, si Charlie Mack. Yan, Billy Dees. Yan, nakalagay pa pam-pam. Pero bago pa man lumabas to mga kapatid, no, meron pang isang inilabas, yung Bebe Boys, yung pabantutan, hindi ko maalala yung pinaka-title, pabantutan ng idol ata yun. Pero hindi ko na ni-review yun. Hindi ko na ni-review yun. Gusto ko kasi parang ano eh. Alam mo yun, isa-isa lang. Huwag tayong sunod-sunod. Pero syempre, re-review din natin yung sa susunod. Unahin muna natin to. Etong sagot ni Charlie Mack, mga kapatid, papampam. Hindi pa rin natin to pinapakinggan. Ngayon pa lang natin to pakikinggan. Teka, i-mute ko lang tong cellphone kung nag-i-skandalo. Yan, hindi ko pa pinapakinggan to. Kung naaalala nyo, ay kung hindi nyo pa pala napapakinggan, ay pwede nyo pakinggan yung banat ni Billy na ang kanta Maki Bao. Ang sabi niya doon ay respeto sa Dunggalo, respeto sa mga nauna, respeto kay Andrew E. Pero si Charlie Mack lang ang tinarget niya doon sa kantang yon. Pero nung pabantutan ng ano, mga kapatid, napakinggan ko na yung kantang yon at dinamay na nila. Dinamay na nila yung buong salba, no? Nabanggit na rin doon si Jotty. Sino pa ba mga nabanggit doon? Madkila, nabanggit na rin doon. At eto, papampam mula kay Charlie Mack. So, ina-expect ko syempre, Charlie Mack as Charlie Mack. Hindi ko ina-expect dito si Azong Ulul kasi Charlie Mack yung ginamit na pangalan. Kaya malamang ang kakanta ay yung, alam mo yan, as Charlie Mack. Pero bago yon ay nice. Kung daw nagkakamali, Mustang ata to. Nice. Ano to? Ano ba to? Kotse ba to ni, ano, ni Charlie Mack? Ayos, no? Sana all. Nagpapapampampam. Ooh. Alam mo mga kapatid, no? Isa sa mga style talaga ng Salbakuta na kung bakit ang hirap nilang kalabanin. Then, kung bakit ang hirap nilang kalabanin ay dahil sa, alam mo yon, kaya kanilang paglaruan sa pamamagitan ng mga ganito. Lalo na pag ang style mo ay masyado kang seryoso. Kung naaalala mo yung review ko nga dati, kung sino yung pinakaseryoso sa mga ganitong diss track, eh yun yung natatalo. Ang nananalo rito yung mga chill lang. Yung mga, alam mo yung mga chill na chill vibe lang. Kasi mas nagagawa nilang kengko yen. Mas nagagawa nilang paglaruan yung kalaban nila kaysa dun sa galit na galit, seryosong-seryoso. Yun yung talagang madalas na uubusan, lalo na pag ang ginamit mong style sa pakikipag-distrakan mo, eh yun todo, ano talaga, todo ginalingan mo masyado, mauubusan ka talaga dun. Dapat eh, ganito mga chill lang. So ito, ang ganda ng ano, ang ganda ng chorus nito, so abangan natin mga kapatid. At ang naging sagot dito ng Bebe Boys, nakita ko na pero hindi ko pa pinapakinggan. Mas papampam, yun yung sagot nila rito. So mamaya papakinggan natin yun pagkatapos natin tong i-review. Medyo naririnig ko boses ni Jotty, no? Medyo naririnig ko dun sa chorus. Mukhang kasama rito si Jotty. Saludo sa Dunggalo, saludo daw kay Kuya. Naging ulyari nang siya'y mga opera. Diba sa FB, puro ka pantutuya. Mabka, di na, katakataka. Oy, nagamit na bala mga kapatid di Charlie Mack yung mga post ni Billy doon sa ano. Kasi syempre no, nagsisimula pa lang yung bakbakan ng diss ng mob at saka ng Salbakuta. Syempre alam naman natin na si Billy is part ng, kung di ako nagkakamali kasi kasama siya dun sa We Don't Die We Multiply na music video eh. Kasama siya dun. So parang eto yung nahanap na butas ni Charlie Mack na hindi na nga siya magtataka kung bakit nang tutuya. Sinabi niya nga dun sa mga post sa FB. Dahil member siya ng 187 Mobstas. Dahil nga siguro na panood niya rin yung music video ng We Don't Die We Multiply mga kapatid. Nandun si Billy. Sa langit, tinamaan ay nagalit. Pero ano, bago natin tong ituloy ay tulad ng sinasabi ko lagi ay ano lang tayo mga kapatid, hindi tayo mag-aabogado, hindi tayo kakampi sa kahit kanino mang partido o kahit kanino mang kampo ay tayo magiging ano lang unbiased.
papakinggan lang natin yung mga kanta nila, re-reviewin lang natin at magbibigay lang tayo ng reaction kung meron mang kare-reaction. Alam mo yan, mga matitinding mga punchline, doon tayo nakakapagbigay ng reaction eh. Kung wala man, edi tamang review lang, tamang kinig lang sa mga mapapakinggan nating diss track. Pero sa anumang laban nila, ay bahala sila sa buhay nila. Basta tayo ay unbiased lang tayo. Gitna lang, kumbaga, gitna. Pam sa rap game, gusto niya sumabit. Diba sa FB, puro ka pantutuya. Eh, map ka, di na, katakataka. Bato-bato sa langit, tinamaan ay nagalit. Pam-pam sa rap game, gusto niya sumabit. Bato-bato sa langit, tamaan ay nagalit. Kumbaga, ang tinutukoy niya rito, pagbarang bagbato sa langit, ay yung verse niya nga siguro doon sa Christmas Caroling. Though hindi ko ni-review yung kantang yon, ay pinakinggan ko naman yun ng buo. Kasi naiisabi ko na rin naman sa inyo yung reason kung bakit ayoko reviewin yun. Pero kahit nga hindi ko yun ni-review, ay napakinggan ko na yon. At doon sa kantang Christmas Caroling ay wala namang nabanggit si Charlie Mack na name, o hindi naman siya nag-drop name doon. Doon sa kanta, doon sa mismong line na yon, na yung mga nangungupal ata sa Donggalo ay ma-hospital. So wala siyang nabanggit doon. Kaya ito yung sinabi niya, bato-bato sa langit. Dahil nga, di ba, pag nagbato ka sa langit, kung sino man yung bagsakan nun, di ba, wala ka naman sinisentro, basta nagbagsak ka lang, ay nagbato ka lang sa langit, kung sino man yung bagsakan ng batong yon, ay talaga magagalit. Kumbaga, ang tawag nga namin dun kapag gumagawa kami ng mga diss track dati, mga kapatid, tapos biglang may sasagot, ay, mahilig kang sumalo ng mga banat na hindi naman ikaw ang pinapatamaan. So, may experience na rin kasi kami sa mga ganyang mga bagay. Lalo na pag may mga kadistrakan kami tapos may ibang sumasalo. Ganun yung sinasabi namin dati. So parang ganun din yung sinasabi rito ni Charlie Mack, mga kapatid. Na sinalo ni Billy yung diss na hindi naman para sa kanya. Tira mo mas masakit kagat ng langgam. Parang putaheng walang linamnam. Basta-basta hinain kahit kulang pa sa lasa. Kaya sa bad comments, ikay nagpasasa. Asa sa views na muli magtatamasa. E puta review ng diss mo isa. Ang bigat daw ng tira, asa ka pa. Mas mabigat loob mo nang na-ER ka. One rhyme lang nagangak-ngak na. Yan yung sinasabi niya, ano, one rhyme lang. So yun nga yun, mga kapatid, na yung dun sa Christmas Caroling. Kasi wala naman akong ibang alam pa na currently na o latest na inilabas na Salbakuta na may nabanggit tungkol ka dun sa nagkasakit. Dahil yun din yung paunang ano eh, di ba, dun sa bungad o dun sa parang pinaka intro nung kanta ng Maki Bao, o Maki Bao nga ba yung title nun, Maki Bao, na sinabi nga ni Billy na hindi na dapat dinadamay yung mga nagkasakit, at sinasabi niya nga na tinira siya, mga kapatid. O di, nagkakamali-balikan nyo yung kantang yun. At ito yung sinasabi niya, one rhyme lang, nagngangak-ngak ka. Kumbaga, parang masyado kang apektado doon sa one rhyme na yun. Sabing gano'n ni Charlie Mack. Eh, paano pa ngayon? Baka matay ka. Lalo pa kaya ngayon daw na isang buong kanta na. Baka matay ka na, sabi niya gano'n. Kasi doon sa one rhyme ay biglang nagkaroon ng this back na ginawa nga ni Billy. Eh, paano pa nga daw ngayon na isang buong kanta na? At siya na talaga yung mismong sinisentro dahil nakalagay na sa title. Nasa title na, Billy Diss, mga kapatid, Billy Diss. Baga, dati, hindi ka pinangalanan, ay nagngak-ngak nga, ngayon ay may pangalan ka na, baka pakamatay ka. Sabing ganun ni Charlie Mack. Anong tawag sa taong nandito? Oh! Sabi ko nga kanina, no, doon sa magpapapampa, may naririnig ko boses ni Jyoti, at eto na nga. Siya pala yung magko-chorus, no? Na, eh, paano pa ngayon, baka matay ka? Anong tawag sa taong nandidis kahit di naman inaano? At kapag nagreact, anong tawag sa taong nandidis kahit di naman inaano? Nagpapapampam. Saktong-sakto kasunod ng ano, no, kasunod ng Christmas Caroling, Christmas Carmaling. Ito parang ano rin 'to eh. Parang sa Christmas Carol din 'to eh. Ano bang kanta 'yon? Drummer Boy ba 'yon? Hindi ko alam kasi wala akong alam ng mga Christmas song, pero parang naririnig ko lang eh. Pam pa ba bam bam, di ba ganun 'yan? Sa distro kahit na wala pangalan mo. Pa ba bam bam bam. Yung hindi siya ang laman na tira, pero siya pa rin ang sumalo. Pa ba bam bam bam. Bistado na ang patay mo, gago ang tawag sa katulad mo. Pa ba bam bam bam. Di mo ko kilala, pero kilala mo ang Salba. Sagad ka sa gispang sa aming kuta. Nanahimik ka lang nang ma-hospital ka. Bait-baitan, piling biktima. So forma at tatuko, ikaw ay apektado. Yan ang salita na literal na inggitero. Kumbaga parang sinasabi niya na ano ba pakialam mo sa forma at tatuko para masyado ka affected.
Yan ang sinasabi ni Charlie. Ano ko lang ha, ine-emphasize ko lang mga kapatid, kung ano man yung pagkakaintindi ko doon sa mga ibinabato niyang lyrics. Happy ako sa stupid love na taga yo-yo sa deadly. Okay, inamin na naman dito ni ano, kumbaga acceptance mga kapatid. Tinanggap naman ni Charlie Mack yung mga bato sa kanya na wala nga siyang part doon sa kantang Stupid Love. Dahil nga, di ba, ang pagkakaalam natin dati na si Charlie Mack yung nag-chorus, pero marami na nga naglabasan na iba pala yung taong nag-chorus doon. Kahit ako eh, ang alam ko rin talaga na si Charlie Mack yung nag-chorus doon, pero lately nalaman ko na hindi nga siya. So ito ay parang ina-accept niya. So happy naman daw siya na taga-yo-yo siya ng Stupid Love. Kung taga-yo-yo man daw siya doon, ay happy naman siya. Eh, yun ang mahalaga, di ba? At least happy ka. Salita na literal na inggitero. Happy ako sa stupid love na taga yo-yo sa deadly. Nagbibilang ng dong after the show. Oh. Yan naman ang ano. Yan naman ang matindi doon. Oh. Matinding ano yun. Matinding sagot yun sa mga napupuna. Eh ano ngayon kung taga yo-yo lang ako. Eh bakit? Binabayaran naman ako sa deadly, di ba? Nagbibilang ako ng ano, ng bayad. Nagbibilang ako ng TF. Eh ano ngayon, di ba? Don't tell me, you don't know me. Angas nun, angas nun. Apektado, yes. Yan ang salita na literal na inggitero. Happy ako sa stupid love na taga yo-yo sa deadly. Nagbibilang ng dong after the show. Kaya... Diba, sino ba namang hindi magiging happy? Eh marami din naman ako nakikita, diba? Na hindi naman talaga siya kasama dun sa ibang sa isang buong mismong kanta. Marami ko nakikita ng ganun. Pero ano, kasama siya sa stage. Diba? Kasama siya dun syempre sa talent fee. Kumbag may mga interviews, kasama rin siya dun. Diba? Marami ko nakikita ng ganyan. Eh, at least dito, diba? Part siya ng grupo. Don't tell me, you don't know me. Calling Billy, Billy kagamot sa Mercury. O diba? Galing na na. Billy, Billy kagamot sa Mercury. Ay, siya na. Pero props kay Billy, mga kapatid. Isang napakahusay din na director nun at magaling gumawa ng mga ano yun, ng mga video. Marami na ako napanood na video niya at talagang believe ako sa paggawa ng video niya. At magaling din naman talagang rapper din si Billy, mga kapatid. Na lalo-lalo na yung mga ano nila, mga parody. Magaling sila gumawa ng mga parody. Yan. Diyan sumikat, mga kapatid, ang Bebe Boys. Diyan sila mas lalong nakilala ng mga tao sa paggawa nila ng mga parody dahil mahusay. Yung mga music video na yun, si Billy ang gumawa ng mga yun. Sa forma at tattoo ko, ikaw ay apektado. Yan ang salita na literal na inggitero. Happy ako sa stupid love na taga yo-yo sa deadly. Nagbibilang ng dong after the show. Kaya don't tell me, you don't know me. Calling Billy, Billy kagamot sa Mercury. O diba, ang bigat, puro gastos. Kaya sa dunggal, huwag kang bastos. Respeto daw, sabi nitong hipokrito. Iba ang sinasabi mo sa ginawa mo. Oy. Respeto daw, sabi nitong hipokrito. Iba ang sinasabi mo sa ginawa mo. Ayos, nice, nice. Swerte mo, 2-in-1 ka na. May titi ka na, may hiwa pa. Hoy, ang ganda. Ang ganda ng wordplay na yon. Dahil nga, di ba, na opera, di ba? So may hiwa na nga. Ang galing, magaling. Ayos din to si Charlie Mack. Anong tawag sa taong nandito? Gusto ko tong ano, gusto ko tong ano ni Charlie Mack dito, yung style niya rito mga kapatid, yung rhyming niya. Yung style, syempre Charlie Mack, Charlie Mack yan, ganyan siya mag-rap, pero yung mga ano niya, yung letra niya mga kapatid, magaling. Pag, lalo na pagdating sa usapang this, ayos to. This kahit di naman inaano. At kapag nag-react sa diss track kahit na wala pang alam mo. Pag nag-react ka sa diss track, lalo na kung wala pangalan mo, tawag doon ay nagpapapampampam. Kumbaga nagpapapansin. Yung hindi siya ang laman na tira pero siya pa rin ang sumalog. Nagpapapampampam. Bistado na ang patay mo gago ang tawag sa katulad mo. Nagpapapampampam. Ating pag-usapan, saan ka ba nasaktan? Sa tira ko, hiwa mo, o sa gastusan? Si Appendix umiyak na... Saan ka ba nasaktan? Ang dami nung binanggit na yan, lahat masakit yun ha. Saan? Sa gastos mo. Kumbaga parang sinasabi nila rito na sa ka ba nasaktan doon sa tira ko, sa hiwa mo, sa gastos mo. Tama ba yung sinabi niya? Gastos mo. Laman na tira pero huwag sa katulad mo. Magpapapampampam. Ating pag-usapan, saan ka ba nasaktan? Sa tira ko, hiwa mo, o sa gastusan? Oh yan, so sa gastos mo, kaya sa gastusan.
Kumbaga sinasabi nila rito na parang kaya ka ba tumitira para magka-views ka at para ano, para may panggastos ka na ulit dahil nasaktan ka masyado sa laki ng ginastos mo. So parang ganun mga kapatid, yung ibig niyang sabihin, no? Appendix, umiyak na appendicitis ng disk. Dahil nga sinasabi kanina rito dun sa chorus, bistado na namin, sabi ni Jyoti. Ating pag-usap. Yung hindi siya ang laman na tira pero siya pa rin ang sumalog. Bistado na ang pakay mo. Yan. Bistado na ang pakay mo, sabi niya ganun ni Jyoti. So parang ganun nga yung ibig sabihin ng unang-unang mga linya ni Charlie Mack doon sa kanyang third verse. Sa tira ko, hiwa mo, o sa gastusan. Si appendix umiyak na appendicitis ng disc, kaya di niya matiis. Ang pait, ang sakit, kahit di binanggit, di naman kasali gustong magpadawit. Oh. So sinasabi rito ni Charlie Mack na hindi ka kasali, hindi ka nadawit. Ay hindi ka kasali, hindi ka binanggit. Meaning nun ay hindi naman talaga para sa iyo yun. Hindi ikaw yung tinitira o ni hindi man lang pumasok sa isip niya na ikaw yung tinitira dun sa linyang yun. Pero bakit gusto mo magpadawit? So parang ganun yung sinasabi niya. Ang pait, ang sakit, kahit di binanggit, di naman kasali gustong magpadawit. Yan, di naman kasali gustong magpadawit, sabing ganun. Tatangahan ng manaksak ng kandila para lang mairhyme salitang dila. Buong album ang nagplatinum, di lang sa tatangahan ng manaksak ng kandila para lang mairhyme sa dila. Sabi nga, kung mananaksak ka, hanap ka pa ba ng kandila? Pwede ka naman manaksak ng tinidor, kutsara, o kutsilyo na lang mismo para diretso patay na, di ba? Bakit kandila? Para lang daw mairhyme sa dila. Ni Charlie Mack ay katangahan daw manaksak ng kandila. Nice, nice yun. Pati yun, no? Yung mga ganong linyahan, mga kapatid, na nahahanapan nila ng, ano, no, ng matinding balik, no? Ang kanta ang sumikat gunggong, puro pangungupal at pambabarubal, di pinangalanan, biglang umatungal. Look, gusto, kinaw, sinong bastos? May SS ako, gusto mong mairipose. Kung si Moises nagpapabuka ng dagat, Charlie Mack. So mayroon siyang SS, no? Ibig sabihin nung screenshot. Gusto mo bang ma-repost? Parang hindi ko alam kung ano yun. Hindi kasi kung ano yun sa Facebook eh. So huwag na natin dalawin nyo kung ano man yun. Basta ito, pakinggan na lang natin yung kantang to. Nagpapabuka na sugat. Anong tawag sa talking now, sinong bastos? May SS ako, gusto mong ma-repost? Kung si Moises nagpapabuka ng dagat, Charlie Mack, nagpapabuka na sugat. Oh. Anong tawag sa taong nandito? Kung si Moises nagpapabuka ng dagat, si Charlie Mack nagpapabuka ng sugat. Ah! Kahit di naman inaano, nagpapabam-pam-pam. At kapag nag-react sa diss track, kahit nawala pangalan mo, nagpapabam-pam-pam. Yung hindi siya ang laman na tira pero siya pa rin ang sumalog. Nagpapabam-pam-pam. Bistado na ang pakay mo, gago ang tawag sa katulad mo, nagpapabam-pam-pam. Anong tawag sa taong nandidis kahit di naman inaano, nagpapabam-pam-pam. At kapag nag-react sa diss track kahit nawala pangalan mo, nagpapabam-pam-pam. Yung hindi siya ang laman na tira pero siya pa rin ang sumalog, nagpapabam-pam-pam. Bistado na ang pakay mo, gago ang tawag sa katulad mo, nagpapabam-pam-pam. Sabi ni Charlie Mack, ang taong nangungupal sa Tunggalog. Oh, so eto mga kapatid, no? Baga binibigyang linaw na ni Jyoti yung linya ni Charlie Mack, mga kapatid. So pakinggan natin kung ano yung sasabihin niya. Pam-pam-pam. Bistado na ang pakay mo, gago ang tawag sa katulad mo, pam-pam-pam. Ang sabi ni Charlie Mack, ang taong nangungupal sa Tunggalog ay nauospital. So kupal ka ba? Kung hindi ka kupal, dapat hindi ka tatamaan. My point. No, parang sinasabi, parang ganito, no? Mamatay na ang sinungaling, parang ganun. Tapos bigla ka namatay. Yung sabihin sinungaling ka. Parang ganun. O kaya ano, susuntukin ko kung sino man ang pangit dito sa lugar na to, tapos bigla ka nag-umilag. So parang sinabi mong pangit ka. O kaya naman sa ibang mga ano, oy pogi, tapos pag lumingon ka, bigla sasabihin sa'yo, bakit pogi ka ba? Bakit ka lumingon? Parang mga ganun. So parang ito naman ang sinasabi, nasabi ni Charlie Mack, kung sino man ang nangungupal sa Tunggalo, ay mauospital. Bakit? Kupal ka ba? O parang sinasabi niya, bakit ka nag-react? So ikaw ba yon?
Kumbaga, parang sinabi niya, inamin mo na sa sarili mo na ikaw nga yun. Pero kung alam mong kupal ka, tatamaan ka. Oo, tatamaan ka. Nice, nice. At sabi ni Charlie Mac, laki ng bill sa ospital. Hindi niya sinabing... Baka kasi ngayon yun, ang laki ng bill sa ospital. Baka kasi pagkakarinig ni Billy ay Billy. Na inalo lang na ni wordplay, laki ng bill sa ospital. Kasi di ba magkatunog, Billy, bill. Baka dahil doon, di natin alam. May sakit. Ikaw ang nagsabing may sakit. Ikaw yung sumalo. Okay, so wala nga namang nabanggit daw si Charlie Mac na sinabing may sakit. Ang sinabi lang ay laki ng bill sa ospital. Dahil posible nga naman na hindi mismo ikaw yung na-ospital pero ikaw lang yung magbabayad. Pwede yun. O kaya pwedeng na-ospital hindi dahil sa may sakit. Kasi hindi naman lahat ng na-ospital ay may sakit. Yung iba ay na-ospital dahil nagkaroon ng injury. Diba? Pero hindi sakit yun, injury yun. Dahil iba naman talaga yung sickness. So parang ganun. So ikaw, sinasabi niya rito na ikaw mismo ang nagsabing may sakit. Bakit ikaw lang ba ang nagkakasakit? Sabing gano'n ni Jao. Ikaw lang ba nagkakasakit? Ikaw lang ba na-ospital? Napakatanga mo. Napakakupal mo. Saluhin mo na lahat. Saluhin mo na lahat. Huwag kami. Iba na lang. Huwag kami. Sabi niya, huwag kami. Si iba na lang. De, joke lang. Huwag kami, iba na lang. Sabi yung ganun. Iba na lang. Iba na lang. Iba na lang. So yan mga kapatid, napakinggan natin yung pagbalik ni Charlie Mac. At dami niyang nabutas mga kapatid. Ang dami niyang nabutasan doon sa kanta ni, doon sa Disney ni Pili dun sa Makibao at kasama niya rito si Jao T. Ngayon, after nitong review na to ay isusunod na natin. Pakikinggan ko na yung mas papampam, yun ata yung title noon kung di nagkakamali. Mula kay search nga natin. So search lang natin pero hindi ko muna i-review sa susunod na video na lang syempre. Ayan, mas papampam. Ito pala yung title, mas papampam. Poly tapos 3210 featuring OG1. Oy, si OG1 nandirito. OG1 nandirito. Sige. So next video natin mga kapatid, ito ang pakikinggan natin. Tingnan natin kung ano magiging sagot ng Bebe Boys dito sa papampam o pampam na this back ni Charlie Mac kasama si Jyoti mga kapatid. Hindi man nailagay na dito featuring Jyoti, pero nakalagay dito sa kanyang description, music by KR o sabi nga ng mga nag-comment ay Kid Rabis daw yan. So, pero overall mga kapatid, nice this. At mahusay yung pagkakabalik. At maganda yung punto, no? Ang ganda nung punto. Nung lalo-lalo na dun sa sinabi ni Jyoti na kung hindi nga naman binanggit ang pangalan mo at hindi ka naman kasali, hindi ka naman nadawit, anong tawag doon sa mga bigla na lang sumasagot o bigla na lang sumasalo ay nagpapapampam daw. Alright, so sana ay nagustuhan ninyo mga kapatid itong video natin ngayon. At kung bago ka pa lamang dito sa akin channel at gusto mong makanood ulit ng mga ganitong klaseng review, ay wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe. Pakiclick mo na rin yung notification bell para updated ka whenever na maglalabas tayo ng mga ganitong klaseng video. So once again mga kapatid, this is Shobaldi. Peace out.